갑자기 내게 나타나죠 너. Hello, welcome back to my channel. My name is Valerie. So ayan, sinipag na naman po ako mag-vlog. Sinipag na naman, wow, kala mo naman. Sinipag lang talaga. So ayan guys, for today's video, magdi-DIY po ako, magsasarili po ako mag-straight ng buhok kasi alam niyo na mahal sa ano parlor. So since na madami naman ako na panood sa YouTube na kaya naman nilang gawin, sarili nila na mag-straight ng buhok. So yun na lang gagawin ko kaysa mag-baldas pa ako ng pera, magbayad pa ako ng malaking halaga sa parlor eh kung kaya ko naman, 'di ba? Guys, kung naalala niyo yung last vlog ko mga last year pa yun, mga 2020, mga April or mga March yun siguro. So ayan, that time nagpakulot ako ng buhok, and that time hanggang dito yung buhok ko sa liig ata yun o sa balikat. So ayun, nagpakulot ako and ngayon gusto ko naman ulit magpa-straight. So ayan, ang tawag ng straight nila guys dito sa ano sa Korea is magic straight. So ayun, since madami naman ako nakikita mga review na ginagawa nila sa sarili nila kasi ang mahal, diba? Ang mahal talaga ng ano dito guys magpa-parlor since kaya ko naman. So ayun, ako na lang gagawa sa sarili ko. Tapos hihingi na lang ako ng tulong siguro sa asawa kung hindi ko kaya. Ang haba na ng hair ko. Kung maalala niyo yung hair ko that time hanggang dito lang. So ayun, ito yung natural na hair ko. Tapos ito na yung kulot. Ayun, bumaba na siya hanggang dito na siya. So ayun, makikita niyo sobrang dry niya na din. Kasi guys, actually nakakatira talaga ng buhok yung pagpapa-curl ng hair. Kasi guys, kaya ano, naisipan ko magpa-straight ng buhok ulit kasi inis ako minsan lalo na sa umaga, yung pagkagising mo ng umaga yung buhok mo parang sinabunutan ka ng 10 taas. Tapos ang hirap niya pa i-style lang. Maganda naman yung curl sa akin, pabor naman siya sa akin kasi hindi ko na kailangan mag ano-ano pa paglalabas ako ng bahay, hindi ko na kailangan magkulot-kulot. Pero nung unti-unti na siyang humahaba hanggang dito na, pumangit na siya, parang hindi ko na ano, gusto yung pagka-curl ng buhok ko. Gusto ko na ulit magbalik. Bumili ako ng ano ng medicine pagkatapos ng class ko. Duman ako sa ano sa bilihan ng mga ano gamot, mga papaganda kasi halo-halo lahat 'to, may lotion lahat. So ayun, bumili ako nito. Ayan. Ayun ko anong tawag nila dito. Ayan, hindi ko alam kung sikat 'to na brand. Ang pangalan niya is Avan Cardirero. High quality luxury treatment, professional wave permanent. Ayun yung nakalagay. So Magic Straight ang tawag nila doon sa pagpapa-straight ng buhok dito. Sa Pinas, 'di ba, ang tawag natin doon Reband, sa atin Reband, tas mga Brazilian, mga ganun-ganun. Tapos Dandelion, libre ata siya ng Dandelion. So meron siyang vitamin E and vitamin C na nakalagay. Yun lang yung naintindihan ko kasi Korean yung nakalagay siya. Ay nga pala guys, nabili ko to for only 6,000 won. Sa Pinas siguro nasa 300 siguro yung medicine na to. Tapos yun, dalawa yung binili ko kasi nagtanong ako, madami kasi siyang klase kanina nakalagay. Tapos tinanong ko kung alin yung pinaka-best na ano, gamot. So, ito yung nirecommend sa akin ng tindera. So, sabi ko, ito. Sabi ko, kasi kaya yung isa. Sabi nung babae, baka hindi daw kasi mahaba daw yung buhok ko. So, dalawa na yung binili ko in case. Pero parang gusto ko isa lang yung gamitin. Kasi baka mamaya, masira na yung buhok ko. Tirang-tira na kasi sirain ko pa. So, yun guys. Papakita ko sa inyo yung process kung paano. So, if you're interested, just keep on watching. Nakalipo na ako ng damit, yung hindi ko na ano, yung pwede kong itapon kasi wala siyang ano, pala siya sa loob ng plastic, yung panglagay dito sa ano para hindi madumihan yung damit. So, since syempre baka maano masira yung damit, so ayan, napalit ako na pwede ko naman itapon. Guys, 'di ba? It's only 6,000 won. Kumpara kung pupunta ako ng salon, aabutin ng 80,000 won. So, ang 80,000 won kung ano i-convert natin sa peso, nasa ano siguro siya, nasa 5,000 to 7,000 ganun. Ah, gagastos ako ng ganun. Pwede naman ito kung makakapag-straight naman. So, pero syempre titingnan natin yung result kung maganda ba, baka mamaya maglagas yung buhok. Huwag naman. Just me, yung marimar. So, ayan, papakita ko sa inyo yung abdomen ng loob. So, ayan, ito yung number 2 niya. Meron pala siyang number 2 na ano. Ayan, number 2. Tapos, ito yung number 1. Number 1 and number 2. Tapos, ito yung box niya, maliit lang. Tapos, meron na siya nitong ampule? Hair ampule. Ampule ba tawag din? Ampule? 10 ml.
So, ayan, babasahin natin yung nakasulat dito. So, yan, syempre, hindi ko naiintindihan yung Korean. So, sinerch ko muna siya kung paano. Sinerch ko siya sa Vixby, kay Vixby. Pinasearch ko siya kay Vixby. Sinerch ko siya, tapos nagtanong din ako sa asawa ko, syempre. Baka mamaya mamali tayo. Diyos mio, Maria. Magkamali. Alam na, baka masira lalo ang buhok, makalbo. So, kailangan natin mag-ingat. So, ayan, sayong siwe, sahang. Pagpasensya nyo na. So, tatagalawin ko na lang. So, it says here, Shisol Bangbok. Meaning, ito yung step. So, ayan, let's get started. So, ayan guys, sinection ko yung hair ko para maganda yung pagkakapahid ko. So, ayan. Oh my God, yung amoy niya, amoy ano talaga, amoy ano yung salon. Yung pang straight. So, ayan, meron pala ako nito, yung pang ano, pang kulay. So, itong gagamitin ko. Tapos, natin pala siyang gloves. Buti na lang may gloves kami dyan. Kailangan daw mag-ingat. Lalo na sa ano, tupi, ulgul, tupi, ulgul, nun, buk, sun. Kailangan daw be careful. Kasi nakakaano din siya, nakakasunog din siya ng balat. So, mag-careful daw ako. Magpatulong kaya ako kayo. Upa! Nampala, Jule. So, ayan. Sa baba lang namin inano, nilagyan ng medicine. Kasi para, ano, sira na kasi yun sa baba, yung kulot. Yung kulot lang yun nilagyan ng asawa ko. Sabi ko, lagyan din yung taas. Sabi niya, wag na daw, baka nasira. Pero lagyan ko pa ng konti. Parang konti lang nang ilagay niya. I-outtake ako yung asawa ko. Pero tingnan niyo guys, oh, hindi pa nga, ano, mag-straight na agad siya. Kung bakas ng medicine na to. Sa baba ko na lang kasi yung sa taas, straight naman yung buhok ko. Yung hinulutan ko lang ng buhok. Yun na lang yung lalagyan natin. Diba? Good idea din tong asawa ko. Buti hindi pati yung sa taas, hindi ko nilagyan. Kasi masihira. Kasi yung sa taas, natural na kaya na siya, diba? Yung sa baba is yung sira na siya. Kaya yun na lang ilagyan. Oh, grabe. Ano nangyari sa buhok ko? Grabe. Grabe ang... Pakita ko sa inyo guys, ito yung buhok ko na ano, sinukulay kanina. Tapos ganito yung nangyari sa kanya. Grabe, ang tapang niya sobra. So mag-clear ko lang ako, matakot ulit ako. Bigla baka mamaya maging ganito yung buhok ko. Sana huwag naman. So yung pwede na yan, hindi ko na siya ubusin. Natakot ako bigla. Kung hindi ko pa ito nakita, Diyos niya. Grabe, natakot talaga. It's only 5 minutes ko itong binabad. Pero tingnan nyo, straight na siya. Pag basa kasi yung buhok ko, is kulot-kulot siya. Kulot siya. Pero ngayon tingnan nyo, ito only 5 minutes. Pero grabe yung pagka-straight niya. So natakot talaga ako guys. So ayan, i-dry na natin siya. Pakita ko sa inyo yung result pagka-dry ko. Ayan guys, na-dry ko na siya. So ayan, ganyan yung result. Kasi guys, 5 minutes ko lang sa binabad. Natakot kasi ako guys. Kasi baka masunog. Pwede na yan sa akin. Kasi, ayan, 5 minutes ko lang siya guys. Inano, ano tawag yun? Binabad. Imagine, 5 minutes ko lang siya. Ganyan agad siya nag-straight. Talaga may imagine guys, na yung pag sa Pinas, inaabot ng ilang oras bago matapos yung pag-straight. Doon, Diyos ko po. Plansahin ko na siya. Nakalagay dito, only 180 degree. Hanggang 180 degree lang dapat ang heat niya. So, ayan, ito na yung ano, guys. Ito na yung result ng in-straight ko siya ng, ano, ng straightener. So, ayan. Ayan na natin yung number 2 natin. So, ayan, ipapahid na natin siya. Siya daw ng 5 minutes. So, ayan, guys. Binanlawan ko na siya. Tapos, dinryer ko ulit. Tapos, ayan guys, ito na yung last natin. Ayan, ito yung ampoule. Ibababad naman daw siya ng 2 to 3 minutes lang. Tapos pagkatapos, ibabanlawan na ulit siya. Nakakapagod ang daming process. So, ayan, natin ko ulit siya sa gitna. Ano ba ito? Para siyang tubig. Tubig lang o. Ano ba ito? Hindi naman siya oil, para siyang tubig na kulay.
dilaw yung ano. Tapos yung amoy niya parang pabango. Yan siya guys, oh. Ayan, makikita ko na. Dilaw yung color niya. So, ayan yung result. Pangat na talaga yung buhok ko. Dry na siya. Tapos, hindi ko rin kasi siya talaga binabad ng matagal. It's only 5 minutes, guys. And look kung anong result niya, diba? Sobrang straight niya. 5 minutes lang yan, guys, ha? 5 minutes. Biruin mo, 5 minutes lang. Paano kung binabad pa siya ng matagal? Diba? 5 minutes lang. As in, 5 minutes lang, guys. Promise, 5 minutes ko lang siya binabad. Pero, ganyan yung result. Tingnan nyo naman. Ayan. Kung gaano siya ka-straight. So, ayan, guys. I just want to remember. And sa mga nang manonood nito, gusto ko lang kayo bigyan ng warning na kailangan talaga na ano, mas maganda talaga na sa parlor na lang kayo magpaano. Kahit mahal pa yung ibayad nyo, at least safe kayo. Pero kung gusto nyo naman siyang gawin, kailangan syempre marunong talaga kayo. Kailangan yung basahin, as in need, na need nyo talaga siyang basahin yung instruction, tsaka yung mga dapat hindi nyo gawin, yung mga dapat ano, iwasan sa ano. Kasi guys, sobrang tapang ng gamot na, guys, sobrang tapang, kaya nakakasira talaga ng buhok yung mga gamot. Kaya mag-iingat po kayo. Please po, please, mag-iingat po kayo. Nakita nyo naman po kanina, diba? Wala pang ilang minuto na babad yung hair na sinukulay ng asawa ko yung natira. As in, para siyang lastik ko na pag ginanun mo, mapuputol na siya. Sobrang takot ko, guys. Yes, so sobrang takot ko. 5 minutes ko lang siya binabad. Kasi okay lang kahit hindi siya ganun ka-straight. Basta, mag-isip lang yung hair ko. Kaya sana kayo, ganun din kayo, guys. Basahin nyo ng maigi yung instruction. Dapat may tulong sa inyo. Kung hindi nyo siya mabasa, kung Korean, Chinese, mga ganun. Kailangan mag-research kayo, ganun, bago nyo gawin yung procedure na to. So, okay lang. Happy naman ako sa result. Kahit hindi siya ganun ka-ano, straight na straight. Hindi siya, ano, pangarang dry siya tignan. Kasi dry naman talaga yung buhok ko. Ganun, dry talaga yung buhok ko. Pero at least, diba, bumalik na siya sa dati. Ayan, nag-straight na siya. Papaanuhan ko na lang siya, papatriman ko na lang siya kasi medyo parang sobrang straight, parang walis yung dulo. So, ayan, ganyan. So, ayan, guys, I hope you enjoy my vlog today. Please lang, guys, huwag niyo akong gayahin na medyo anga-anga. Buti na lang, guys, talaga na ano, pinayuhan ako ng asawa ko na, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo pinahidan yung sa taas, sa baba lang? Sabi niya, bakit? Kulot mo din ba yung sa taas? Sabi ko, hindi ba kailangan lagay sa taas? Sabi niya, tangi sa baba lang daw. Sabi niya, bakit sa baba lang? Kasi yun lang naman yun. So, tama nga yung asawa ko, sa baba lang. Buti na lang, sinunod ko siya na sa baba ko lang. Kasi kung hindi ako nakinig sa kanya, malamang ibubunong ng gamot. Grabe, sobrang tapang tala ng gamot. Kaya mag-iingat po kayo. Please, 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 mag-iingat po kayo. So, ayan, thank you guys for watching. I hope you enjoyed my vlog today. See you on my next vlog. Bye! Don't forget to subscribe. Please, mash up that button. 'Cause you love when we take our time to make love. Promise you I'm not wasting time in the bathtub.